sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Hindi natin, ito pong mga binato, no? Yung pamimiloso po na lang po ang ginagawa nitong mga akbayan at makabayan sa pag-atake po nila dito kay Pulong Duterte, sa pagtatanggol po ni Pulong Duterte sa kanyang vice president na kapatid. At syempre, yung pong sinasabi naman ito ni Reza Hontiveros, panibagong panukala, panibagong daldal na naman, yan yung gusto niyong gawin ni Sara Duterte, mayat-maya dumakdak eh. Pero may silbi po ba? Wala rin naman. May bilang po ba? Wala rin. Ito kasi, sumagot po to si Raul, tungkol po dito sa sinabi po ni Pulong Duterte. Ulitin natin yung sinabi ni Pulong Duterte. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Totoo po yun, no? Hindi po nila matanggap na ang pananahimik po ni VP Sara tungkol po sa West Philippine Sea ay una, paggalang po yan sa kapanyarihan ng Pangulo. Kasi po mahirap po yung Vice President, isang akbang ka lang eh. Pangulo ka na eh. Tapos may say ka sa Seoul, ha? Ang Seoul architect. Ang siya lang po ang arkitekto ng ating foreign policy. Hindi po pwede na makipagsabayan ka sa Pangulo ng Pilipinas na nagdadaldal ka rin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hayaan nyo yung Pangulo ng Pilipinas. Ito po kasi, baliktad sa atin eh. Ang pinupuri yung mga epal, yung mga taong hindi dapat ginagawa, yung mga taong ngaw-ngaw na ang dapat nilang gawin ay manahimik, no? Yun po ang pinupuri ng mga dilawan at mga makabayan. Pero yung mga tunay na gumagampan ng trabaho katulad ni VP Sara, ang pinakatama pong gagawin ngayon ng mga hindi concerned, manahimik. Dahil sensitive ang sitwasyon, o baka magaya tayo kung saan pa man. Basahin natin itong sagot nito ni Manuel. Hindi naman trabaho ng ating BP na protektahan ng indicted na child sex trafficker. Kita nyo? Child sex trafficker, walang di umano eh, di ba? Na si Apollo Kibuloy, pero mas may video siyang statement siya sa isyong ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Sino po may sabing hindi pinoprotektahan ni VP Sara yung soberenya ng Pilipinas? No? Mali po yan sinasabi mo, Raul Manuel. Fake news ka. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsalita, hindi mo pinoprotektahan ang soberenya ng Pilipinas? Actually, pinoprotektahan niya nga sa hindi niya pagsasalita. Eh kayo, dakdak kayo ng dakdak. Gatong kayo eh. Di ba? Nakakadagdag kayo ng gatong. Sa bagay, wala naman kayong mga bilang. Pero ang Vice President po, pag yan nagsalita, delikado po yan. Delikado po yan kasi baka masamain ng China yung sasabihin ng Vice President. Oh, ang pananahimik po ng ating Vice President ay hindi po nangangahulugan na hindi niya pinoprotektahan yung bansang Pilipinas. Sa inyo ba dakdak lang? Oh, ito pa isa. Yung Rafaela David na akbayan party list president. If VP Sara can boldly back. Pareho sila na sinasabi, no? Kung sinusuportahan daw ni Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ka pala muna. Guilty na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Teka lang, question lang. Guilty na ba sa tingin niyo si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba meron tayo rito? Kayo po yung mahilig sa human rights, di ba? Kayo makabayan tsaka akbayan. Bakit hindi niyo i-apply sa pananaw ninyo? Bakit hindi niyo i-apply yung human rights? Bawal bang may human rights si Kibuloy? Hindi ba applicable yung human rights kay Kibuloy? Yung human rights ba applicable sa lahat ng Pilipino, pwera kay Duterte, pwera kay sa mga Duterte at kay Kibuloy? Patawa kayo. Di ba?
Tuloy natin. Kung tingin ni BP Sara ay hindi niya trabaho na ipagtanggol ang Pilipino, mag-al sa baluta ni siya at bitawan ang kanyang pwesto. Sino po may sabi na hindi niya pinagtatanggol yung mga Pilipino? In fact, si BP Sara po ang pangunahing nagtatanggol sa mga Pilipino. Siya po ay direktang lumalaban dyan sa mga tinatawag nating mga terorista. Galit po siya sa krimen, sa kriminalidad, sa mga CTG. Oh, hindi niya ba pinagtatanggol yung mga Pilipino? Kalokohan naman to si Rafael at David. Oh. Hindi lang nagsalita eh. Ah, hindi ba kami nag-uusap ni Roque? Malaking tao po ba ako? Para kausapin ako ni Roque. Small time lang po ako. I'm not aware that there is an agreement. And if there is an agreement, ibig sabihin pinaniniwala mo si Roque. Eh may sinabi si Roque. May lalabas daw na pulburon video eh. Diba si Roque, ang akusasyon mo nyo kay Roque, ulitin ko lang ha, ang akusasyon nyo kay Roque, hari ng fake news? Pero nung sinabi niya na merong agreement, gentleman's agreement, hindi na fake news si Roque. Before to, sinasabi nyo kay Roque ano, fake news yan, hari ng fake news. Pero nung nagsabi si Roque na may gentleman's agreement si Xi Jinping tsaka si Pangulong Duterte, hindi ko muna papatulan yung sinasabi nyo. Yung premise lang ng paniniwala nyo, yung utak nyo lang, anong uri kayo meron? Diba? Oh, yung isa pa, yung Chinese official. Ano sabi ng Chinese official? Meron kaming deal with Duterte. Hindi na sinusunod ni Marcos. Aba, may deal pala kay Duterte, yung China. Bigla kayo naniwala sa Chinese official. Eh, sabi ng Chinese official. Sabi ng Chinese official, amin yan eh. Amin niyang ayungin. Amin niyang spratlys. Amin niyang lahat. Maniwala tayo? Ay, hindi. Hindi tayo maniniwala dyan. Pagpabor sa... maipapahamak namin si Duterte, maniniwala tayo sa Chinese official. Pero pag hindi, hindi tayo maniniwala. Kami ang magpapasya kung anong paniniwalaan namin. Ganun? Hindi kayo consistent? Sino nagpapasya? Mga vlogger nyo? Etong mga sinabi ni Roque na to, pasado yan. Pwede natin paniwalaan. Etong mga pulburon-pulburon sinasabi ni Roque, ang mga sinasabi ni Roque na kung ano-ano, ay hindi natin paniniwalaan, fake news yan si Roque. Pwede ba yung isang tao ay fake news at the same time kapanipaniwala? Thank you very much muna sa nagbigay ng pangkape. Yan, baka magtampo. Thank you po kay Tetmanch na nagbigay po sa atin ng $9.99 na pangkape. Maraming salamat ha, Tetmanch. Okay, balik na po tayo rito sa talakayan. Maganda yan. Kaya huwag kayong magbubura kasi nakakadagdag sila sa ganda ng pagtalakay natin. Yan ha. Wala pa rin po. Ngayon, eto pa po. May isa pa pong balita rito na hindi ko nasabi na tatalakay natin. Surpresa po. Hindi, nakalimutan ko lang. Eto, tinitreaten po ni Zelensky ngayon. Ha? Tignan nyo kung gaano katuso to si Zelensky. Pero makikita nyo po kung paano kasi makipag-deal yung US sa kanya. Ukraine faces retreat without US aid, Zelensky says. So sabi ni Zelensky, aba, pag hindi nyo ako bibigyan ng package na 95 billion, grabe pala, no? Ay, 60 billion. Ang hinihingi pala ni Zelensky, 60 billion a year. Pag hindi nyo kami binigyan, sabi ni Zelensky, malakas ang loob ni Zelensky, dumakdak eh. Pag hindi nyo kami binigyan ng 60 billion ngayong taon na to, unti-unti na kami magre-retreat, mananalo na yung Russia. Bina-blackmail ni Zelensky. Ang tanong, kaya ba ni BBM yan? I-blackmail yung US. No? Bibigay yan. Bumibigay taon-taon yung US eh. Bumibigay sa kahilingan ni Zelensky. Sinasabi ni Zelensky, matatalo kami pag hindi nyo kami binigyan ng pondo. Ang problema ganito, no? Bakit? Nung simula, very supportive yung USA kay Zelensky, di ba? Hindi naman po lalaban yan. Nakita nyo na po ngayon yung sitwasyon ni Zelensky ng Ukraine tsaka versus Russia. Na-realize po natin ngayon kanunod, hindi po ito simpleng laban ng mga makabayang Ukrainian laban sa aggressor na Russia. Kung hindi, ito po kaya lumaban si Zelensky, kaya niya inudyukan yung Russia na lusubin siya.
Kasi magkaibigan sila dapat eh. Si Zelensky ang Ukraine ay buffer ng Russia laban sa NATO, no? Pero in-encourage nyo si Zelensky na mag-apply sa NATO. In-encourage nyo na unti-unti siyang tumiwalag sa kanyang pagiging kaibigan niya yung matagal na panahon yung Russia. In fact, ang Kiev po, yung capital ng Ukraine, yan po yung mga unang capital ng Russian Empire. Ganun katindi. Halos isang bansa po yung Ukraine tsaka Russia. Magkaugnay na magkaugnay po yung kanilang history, no? Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, ngayon pong napapasabak na ng gera, yung US Congress, no? Panapanahon, katulad ngayon, nagkakabaratan sila. Mm-hmm. Ibig sabihin, si Zelensky hindi po magkakalakas ng loob kung walang backing ng US. Tama. Sasagutin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.